Now, itong pangalan na to, tsaka yung paragraph na yan, nakapasok yan dito kay div OTC detail. So, si OTC card, may dalawa siyang laman. Itong image, this one, yung image na yan, at itong div na to, yung details, kung saan nakapasok si ni at si paragraph natin. So, i-edit natin si OTC detail. OTC detail. Alright, i-edit natin yan. So, bigyan lang din natin to ng float left. Siyempre, kasi naka-float yung kasamahan niya, kailangan bigyan din natin siya ng float unless maglolo ko yan. Bigyan natin ng konting spasyo kasi nakadikit siya. Dikit na dikit. Bigyan natin siguro 20 pixels sa margin left. Save natin. Oops! Yan. Okay na yan. 20 pixels. Now, ang problem natin dito, sobrang laki nung letters. Nagkakaroon ng pagbaba. So, kailangan nating ayusin yung pagbaba na yan. Una, pwede nating lagyan display inline block para sa grouping niya. Muna lahat bago siya bumaba. Pero, sobrang haba, sobrang laki nung paragraph natin, bumababa pa rin siya. Kaya kailangan, lagyan na natin ng fixed width itong si OTC detail. Kung mapapansin mo, automatic yung image width natin. So, pwede natin itong i-inspect. Tingnan natin ang ano niya, it's 160 yung height and width niya. Ito kasi, ang ginamit natin dito, naka-row tayo eh. Diba? Si row. So, tingnan natin si row. Yan. 1140 pixels. Minusan natin ng 160 kasi diba in-inspect natin kanina. Sabi sa inspect, 160. So, minusan natin. So, calculator, 1140 minus 160, 980. So, para safe tayo, sabihin natin, bigyan natin ng 800 na width itong details. Ayan. Mas maganda kasi safe. Tingnan yung mangyayari. Diba? Pumanik siya. Kasi binigyan na natin siya ng fixed width. Kasi kanina, naka-automatic yung width niya. Kaya bumababa siya. Hindi sila nagkakasya kahit naka-inline block. Nakukuha? Now, kailangan na natin i-edit ngayon. Siyempre, yung OTC name. So, kailangan natin ayusin natin to. Kailangan, si OTC name, bigyan natin ng margin, margin left din to. 20 pixel para medyo kailangan siya ng konting distansya. Ayan. Okay to. Pati si, dagdagan pa natin. Pero, okay ba? Okay yan. Pwede. Okay. Kinakausap ko ni sarili ko. Okay. So, margin left, bigyan pa natin si OTC name ng color. Lagyan natin yung favorite color natin, orange. Ayan. Then, bigyan natin ng margin bottom. Bigyan natin 10px para magkaroon siya ng espasyo sa baba. Okay. Looks good. Kaso, ang liit ng letter. Lagyan natin ng konti. Bigyan natin to ng font size 120%. Save na natin. Yan. Mas okay. Now, tanggalin na natin itong margin left na to. Ito na lang ang lagyan natin ng margin. Si details, masyadong malaki. Malapit kasi. Ayan. So, mas okay. Next, kailangan natin ayusin si ito, yung paragraph niya. So, para natin ang ayusin yan. So, copy lang natin to. OTC P. Ayan, kasi paragraph. So, lagyan natin to ng class. Targetin natin. Class OTC-P. Save natin. Okay. Save. Kailangan natin ayusin yung font size niya. Kasi, pangit ng font size niya. Siguro, 70% na lang. Tulad nung sa cards natin sa taas. 70%. Yan. Mas okay na. Now, kailangan natin i-duplicate to. Gagawa kasi tayong tatlong cards. So, i-duplicate natin. Pero bago natin i-duplicate yan, kailangan natin lagyan ng tinatawag nating clear fix. Ano ang ginagawa ng clear fix? Ganito po kasi yon. Si clear fix kasi, paano ba i-explain? Once na gumamit ka ng float, ma-apply yung float dun sa mga susunod na element sa HTML. So, kailangan natin i-reset yung
float natin. So para magawa si clear fix, gagawa ka lang ng div na ganyan. Pangalanan mo ng clear fix. And then lagay mo lang dito si clear fix, yung ginawa natin, kailangan natin i-edit. Lalagay mo lang dito siya yung taga-clear ng float. Sabihin mo dito clear both left and right float. So i-clear niya lahat 'yon. Once na ma-clear niya, pwede na natin i-duplicate ito si OTC cards kasama itong clear fix. Check nga natin. OTC cards, yes, tama 'to. Duplicate natin ng tatlong beses. 1 2 3. Okay. So meron tayong tatlong dodong pantay. Now, edit na lang natin. So kailangan natin i-edit. Chine-check ako nagre-record eh. Nag-insasin, naglolo ko yung pangalan ito. Yung OBS ko hindi nagre-record. Sayang. Kaya nakikita nyo minsan may cut sa video. Kasi hindi kaya ng computer. Alright, customer 3. So, nilagay ko lang yung tatlong image. Customer 1, customer 2, customer 3. Ayan, palitan natin ang pangalan nito. Sabi na, si Tina Tinapay. Tina Tinapay. Tsaka si Pritong Kandule. And di ko alam kung matatanda na rin ito, pero kung matatanda na kayo tulad ko, kilala niyo kung sino si Pritong Kandule. Alright, si Pritong Kandule. Okay, so meron na tayong our team. So meron tayong galleries about us. Okay, ito yung ano natin. Then our team. Okay, gawa tayo ngayon ng tinatawag nating footer. Ang footer kasi, yan yung mga nasa ilalim ng website. If you're familiar with the footer, yan yung nasa ilalim, yung parang kulay itim. So, gagawa tayo nun. Gagawin natin, itong section natin, babawasan natin itong si section 2. Gagawin natin 90 VH, or sabihin na 95 VH. Mag-iiwan tayo para sa footer section natin. So, paano yan? So, tingnan natin. Yan. Gagawa tayo ngayon ng footer after ng section na to. Lagyan natin dito, footer. Lagyan din natin ng div. Lagyan natin ng row class. Okay? So, check natin. Alright. Lagyan natin ngayon dito, footer. So, para masalay yun, na walang VH sa kanya. Kasi tinanggalan natin ng VH, lumabas yung section 1. So, kailangan natin ayusin yun. Lagyan din natin siya ng VH. Sabihin natin 5. Ito yung nawala, di ba? So, height 5 VH. Tignan natin. Oops, ano nangyari? Save muna natin. And save ko rin si footer. Di yata na save. Ayan, so meron na yung footer na natin, meron na dun. So, lagyan natin ito ngayon ng background color. Meron kaming ginagamit na white pag nagde-design kami ng website. Ito yung 1C. Ay, white. Black tuloy. Ayan yung magandang klase ng black. Wag yung purong black. Yung medyo grayish black siya. Ayan. Yung sa ibaba. So, meron na tayong footer sa ibaba. So, kayo nang bahala kung ano ilalagay natin sa footer. Ginagawa ko kasi dyan. Nilalagyan ko minsan ng dalawang div. Ito. Lagyan natin ng dalawang div. Sabihin natin dito, class equals footer div. So, may dalawa tayong div. So, may dalawa siyang section. Hinati natin yung footer sa dalawa. Okay. Footer div. Okay. Sa loob ng unang footer div, lagyan natin siguro na lang ng paragraph. Any paragraph siguro. Natin ito ng class. FT. Paragraph 1. So, check nga natin. Yan. Kamukha ba siya na nanda sa baba? Uy, hindi. Malaki yung footer dito. So, ayusin natin. Malaki pala. Siguro 10 VH ang ginamit ko doon. Sorry kasi minsan hirap kasi pag impromptu. Right, 10 VH. So palitan natin tong section natin. Gawin natin 90 VH. Yan, para nakikita lang yun na trial and error ako. Okay din na nagkakamali. Ayan. So mas okay. Save natin. Save. Yeah. Kulang. Pwede 15. Yan, mas okay ba? Check nga natin. Hindi, pangit eh. 10 lang. Yan. So, kaya siya nagkaroon ng sobra kasi sobrang laki nung paragraph natin. So, kailangan natin i-edit yon yung paragraph. So, paano natin gagawin yun? Paano natin gagawin? Kailangan natin bigyan ng size itong footer div. So, meron tayong dalawang footer div. Lagyan mo natin dito. Yan natin copyright. 60 VH.
2020. Yan.